Setting up, set up, set up. Okay. Yan. So, magandang hapon sa inyo lahat. Narito po kayo sa Love Lines. Joke lang. Kumuha yung magandang pwesto. Yan. Ano kaya ito? Yan. Okay. Tagalito lang siya. Yan. So, mas okay siya. So, magandang hapon sa inyo. Hindi pala kayo ito nga. Ulo. Tingala ako muna ng konti. Yan. Magandang hapon sa inyo, sa ating mga manonood. So, sa video ito, o sa live na ito, ay ating pipinturahan itong Bridgestone Rayjack. So, bale, napinturahan ko na ito ng silver, itong part na to. Ito may balat ng, sabi ito, dyaryo. So, napinturahan ko na ito ng silver, pipinturahan ko naman itong parting ito ng cream white. So, kay circuit to, medyo nagtagal to, gawa ng training ko. Matagal na din tayong hindi nakapag-live, sobrang tagal. Tinubuhan ulit ako ng barbas at bigote. So, live ulit tayo ngayon. Konting kwentuhan habang natrabaho. So, nakapagtimpla na ako ng cream white. Bubuga natin to. Pero bago ang lahat, shower out muna tayo. Shoutout sa'yo, Sir Cedric. Magandang hapon din sa'yo. Sa'yo, Sir Francis Lucilo. Shoutout po. Yan, shoutout sa inyo. Stay tuned at pinturahan natin to. So, project na to ay Bridgestone Rayjack. Ay, putol ang aking mascara. Naputol ang aking respirator. Hiramin ko na itong kay Kuya Bok. So, Bridgestone Rayjack, itong ating project na to. 10. Basta madaming kulay, 10. 10. 5 na lang yan. Ng 5. 10. 5. Bosni, spray, paints, balods. Maganda pang repaint. Okay na din siya, pero kung sa tibay, hindi siya ganun katibay. Tangkil mo ng sombrero ko. Hindi ganun katiba yung Bosni spray paints. Malutong siya pagka natuyo. Pero depende pa rin sa pag-apply mo ng clear coat. Pagka maganda yung pagka-apply mo ng clear coat at medyo makapal siya, siguro may chance na titibay din siya. My place, Batangas City. Ang ikukulay ko dito ay cream white. So, parang off-white siya. Hindi naman siya cream na cream. Yan. Yun lang. Hindi siya... Kumbaga yung white. Parang ganito yan na pwede kong personal kong bike wala na joke
May isa pa, hindi ko pa lang siya naasikaso. Banda-banda si banda-banda diyan. So, testing muna natin. Kanina din. Wala pa nakle. Bro, mo nakita tayo. So yun, may nagpa-print lang, kaya yan, pinturahan ko lang siya ng cream. Uy! Tumalsik na kulay black. Yan. Pintura siguro yun. Pero okay lang. Matataklo ba naman siya? So, manipis muna. Kung gumamit ng spray paints, ganun din. Manipis muna sa unang pasada. Huwag kayong ang tawag dun. Huwag magmadali. Manipis muna. Pasensya na kayo kung yung ating screen nag yan, lumiliwanag ng sobra tapos babalik sa normal. So, hindi ko alam kung paano siya ayusin. Yan. Okay, unang pasada. Baba ko lang tong telon. Mas gaganda yung view. Wait ko. Baka ko lang itong trapal ko. Yeah. Ah! Hindi. Nagaganon pa rin siya. Ay, Mimi Yu. Oh, nakalagay ito eh. Napansin mo yon? Nakalagay dito ay parang ikakat mo siya tapos lalagay siya sa Christmas tree. Si Mimi Yu. Yan. Manipis muna yung aking ibinuga. Ganun din pagka ang gamit nyo yung mga spray paints. Lalo na para pag yun ang gamit nyo. Manipis muna sa umpisa. Tapos siguro mga 3 to 4 layer bago nyo makuha yung mismong kulay na gusto ninyo. So yun. Patuyin ko lang siya ng mga 2 minutes tapos papatungan ko ulit. Ginagawa natin yun para hindi mabigla yung pintura tapos maiwasan din yung mga tulo. Tapos mabigyan din natin ng oras yung unang layer o yung unang buga na matuyo ng konti, mag-evaporate yung thinner. So, flashing ang tawag doon. Napapanood ko lang din sa YouTube. So, yun. Oks na siya. Patungan na ulit natin. Ganun pa rin ang procedure. Mabagal lang. Manipis lang.
tutututut, kagaya ng inihaw. Pagka luto na yung kabila, kabila naman, babalik pa rin natin. Para makita ko din yung mga sides dito na hindi nabubugahan. At para ma-sprayan natin sila ng pantay. So, sana naririnig nyo ako. Nipis-nipis lang ulit. Dito naman. Okay. Later. Tuloy. Miyami ulit ng konti. Hindi ko alam kung bakit talaga nagkakaganon yung camera natin. Motorsiklo. Ilan na lahat ng bike na napinturahan ko? Siguro nasa 100 plus na siguro. Simula na nag-umpisa ako nung 2018. Tingin ko nasa 100 plus na frame na. Tapos sa motorsiklo, mags lang. Hindi ako pumipintura ng fairings dahil hindi ko gamay. Tsaka parang hindi ko feel. Alam mo yon, yung parang hindi ako natutuwang gawin. So, ayun. Hindi ako pumipintura ng motorsiklo. Pero pagka mga kamag-anak, minsan tinatanggap din namin mga tangke tsaka mga tropa. Pero ngayon tinatanggi namin dahil sobrang, hindi man sobrang dami, pero madami kaming tambak, tapos madaming na pending, lalo na nung ako ay nag-training ng welding. So kagaya nitong kay circuit na to, na pending na to dahil hindi to magawa nung aking pinsan dahil medyo paano ba 'to sabihin? Medyo mahirap yung kanyang decals. Wala akong motor dahil paano ba? Last year, nung bago mag-lockdown last year, kukuha sana ako. Kaso nga lang, yun, nag-lockdown. Naapektuhan din yung business ko, fabrication. Kaya, yun, nakakuha. Tapos nito, nagmahal naman yung pagkuha sa lisensya. Kaya medyo tinamad na rin ako. Pero banda-banda dyan. Siguro pagka medyo malaki na yung anak ko, tapos hindi na masyado malakas sa gatas. So, syempre, pagka maganda pa rin ang takbo ng business, baka makakabili. Pero sa ngayon, parang wala pa akong balak. Dahil kagaya itong cellphone na gamit ko, na pang video sa YouTube at pang live, hinuhulugan ko pa siya. So, hindi ko pa kaya siyang pagsabay-sabayin. Siguro bago ako magmotor, papatayo muna ako ng bahay. Oh, salamat at natanong mo yan, kaibigan. So, nakikita ko rin, Cedric, yung iyong mga videos. Galing mo pala mag-scooter. Ayos yun. Yung bata ako, gusto ko rin yan. Kaso, wala ako pambili. Itong mga nasa likod, hindi. Sa customer din to. Kay, pangalan ni sir? Basta, kay sir to na taga Tagalos Banyos. Yan, kung mapapansin nyo tong may sunog na to, nilagyan ko siya ng para sa battle cage. Tapos, nadito dati yung kanyang cable para sa preno. At tinanggal ko yon. At tinanggal. At tinanggal ko yung mga guide. Tapos nilipat ko dito. Naglagay na lang ako dito ng cable stopper para medyo malinis. Yan. Hindi pa siya tapos dito. Hindi pa siya tapos tanggalan ng pintura. Yan. Kasama tong tinidor. So, Tagalos Banyos yung may-ari nito. Dinayo niya ako dito sa Batangas. Siguro mga 50 to 60 kilometers yung layo ng Los Banyos mula dito sa amin. So, natutuwa ako dahil sa YouTube, madaming nakakilala sa shop ko. Tapos, pinupuntahan ako dito sa amin. So, yun lang. Na-share ko lang.
Kagaya ninyo, nakakilala niyo ako dahil dito, oo, masaya ako doon. Nakakilala tayo. 3-8. Ayos ah. Ganda ng galing mo magpadamba. Hindi ko kaya yun dahil tatakot ako. Okay, papatungan na ulit natin. Okay, babalik ka rin na ulit natin. Ayan. Yan. So yan, malapit na nating makuha yung kulay na gusto natin, which is off-white. So gaya nung sabi ko kanina, ang malapit sa kanyang kulay ay eto. Yan. Diba? Malapit lang. Pero medyo malayo ng konti. Pero malapit na. Sir Carlo Mamuric, ang pa-repaint po sa akin, pag plain color ay 1.7 sa frame, 200 sa fork, tapos pag gantong may design or decals, 3,000 po yung starting price. So, hindi pa siya masabing maganda. Malinis siya ngayon, pero masabi ko lang siyang maganda o okay na pagka-approve sa client. So, yun lang yung nagiging basehan ko ng maganda. Dahil pag ako natingin, may nakikita ko mga, mga imperfections or defect. Pero pag tinanong ko naman sa client, okay naman daw sa kanila, walang kaso. So, yun. Masabi ko siya maganda. Tapos, happy ako dahil happy yung customer. Hindi na ako ulit. Ganun. So, pag ganun ko, wala. So, ito yung fork. Yan. Silver siya. Coarse metallic. Diba, mag-focus.
Yan. Ito yun. Silver siya. Medyo naano lang siya sa liwanag. Ano ba siya tatakpan? Yeah. Wait lang. Gusto ko siya may pakita ng maganda. How. Tingnan ko dito. So, let's see. Oh, hindi pa rin. Shadow mo ano eh. Yung reflection. Kaya hindi masyadong makita yung pagka-silver niya. Pero sa personal, mas dark siya. Yan. Tapos, yung kulay nito, yun din yung kulay nitong may balot na to. So, search nyo sa Google yung Bridgestone Radak. R-A-D-A-C. Radak. So, yun yung ating sinusubukang gawin. Para sa frame na to. O, pampaswerte yan si Mimi Yu. Malay mo, dumami pa ang subscribers natin. Yan o. Gulat na gulat siya dahil nakasama siya sa live. So, banda dito, meron pang medyo manipis. Pipinturan ko siya mamaya. Patuin ko lang ng konti. Tapos, dito sa side na to, tingin ko. Ano ba tayo? Yan, lights. Kung itong ibang part mukhang okay na. Goods. Sana goods to sa client. Wala kasi akong reference nung kulay niya mismo. Tingin lang ako sa Google. So, pagka ganun, yung kulay ay sa cellphone lang titingnan, mahirap talaga siyang kuhanin. Unang-una, wala kang physical na pagbabasihan. Dapat kasi pagka ganun, may paglapit mo yung dalawang kulay, kagaya nitong green na to. Kung titimpla ka, o patitimpla mo, dapat may dala kang ganito. Para pag, kumbaga, ang tag doon. Isip ako magandang term. Sample, test, examine. Siya dumalalim yung examine eh. Tiningnan. Parang yun, parang in-examine o tiningnan nung nagtitimpla. Gagawin niya kasi doon, kukuha siya ng sample ng pintura tapos ipapahid dito. Pagka nag-blend na yung kulay niya o hindi mo na mapapansin na nadun yung pintura, yun yung pinakakuhang-kuha na. So, minsan may mga customer ako na sa cellphone lang nakakuha ng kulay. So, kalimitan, din naman halos mga 90% o 95% talagang nasala yung kulay. Ang hirap talaga kasing kuhanin niya pagka sa cellphone lang. Kaya payo ko pagka magpapatimpla kayo ng kulay, magdala kayo ng sample color. Huwag sa cellphone yung actual na kulay, dapat. Stress! Wala pa akong bike. Yung bike kong classic flat, tapos wala ding ensayo. Yung huling umahon ako dun sa lugar ng misis ko, halos atakin ako sa puso, sa taas. So hindi ko kaya pa. Banda-banda dyan. Kaya medyo free na. Luwag-luwag na. Hindi naman tayo stress. Medyo lang. Mahal kasi nag-gatas ng baby ko eh. Kailangan laging habulin. Lagi may deadline. Kasi weekly, nakaubo siya ng isang lata. So, kailangan kong bibili ulit. Tapos, bibili ulit. Ganon. Pero okay lang, parte yun ng pagiging isang parent. Ay! Patungan ko lang ng isa pa. What's that? Hey, what's that?
basta pala. Yan. So, tingin ko okay na to. Patuin ko na lang siya tapos for decals na. Yung decals, paalala ko lang sa mga gusto magpapintura. Yung decals po namin ay paint, all paint. Hindi siya sticker lang. So, kung medyo namamahal lang kayo, mahirap po talaga siyang gawin. Maproseso, matagal. Tapos, mataw sa materials. Hindi kagaya nung plain color lang, tapos i-sticker lang. Madali lang po yun. Sa amin, ang nangyayari, plain color, tapos stencil, tapos pipinturahan, tatanggalin yung stencil. Tapos minsan, nagkakaproblema pa. So, minsan, inuulit namin yung stencil, yung pintura. Tapos minsan, buong process, inuulit namin. So, kaya kung medyo namamahal lang kayo, okay lang. ganun talaga. May mga bagay na... Ano ba ito sabihin? May mga bagay na medyo mahal talaga. Dahil, kumbaga, matrabaho, matagal yung process. Yan. Sa mga nagbabalak mag-repaint. Ayun, habaan nyo lang ang pasensya nyo. Scooter deck. Di ba yun yung tinutungtungan? Malimit, nawawala din dun yung pintura. May iba nakikita ko, pinalagyan lang nila ng acrylic sheet na may kulay. Tapos sa ilalim ng acrylic sheet, at yung iba naman ang ginagawa, pipinturahan yung deck, tapos transparent na acrylic sheet. Hindi ko lang alam kung pwede yun doon sa mga scooter na panglaro. Ay, parang frame niya. Siguro, pwede siya. Kung wala namang... Taglo. Kung di naman siya lagi natutongtongan. Dahil sayang din yung pintura kung matatanggal din agad-agad. Dahil hindi naman siya powder coat. Kung powder coat, yun ang maganda para sa mga scooter. Dahil matibay yung powder coat. Hindi ganito mga automotive paint na... Kumbaga, madali, mas madali itong matanggal eh. Madali siyang makot-kot, lalo na pagka nababangga. Yung powder coat, matibay siya. Dahil kapit na kapit siya sa bakal. So, itong part na to, itong baba, ipakikita ko sa inyo kung anong combination ng kulay niya. So, lalapit lang natin. Labit-labit na. Yeah. Sobra. Umiwanag masyado. Yan. Yeah. Ikita ko lang sa inyo yung combination niya. Yan yung combination ng kanyang kulay. Silver tsaka off-white. So, tanggalin ko din to dito pataas para mas makita ninyo.
Yan. Yan yung silver, kagaya nun sa fork. Yan. Diba? So, malapit na. Malapit-lapit na pala. Hindi malapit na. Konting tiyaga pa, mga ilang araw pa. So, dito ko natatapusin yung ating live broadcast. Naka 32 minutes na tayo. So, maraming salamat sa mga sumalit, nakinood, nagtanong, nag-comment. At, iyon. Sabi ni Sir Cedric, may lalagay naman po sa tinatakpan para hindi madulas. Grip tape. Oo, napanood ko yun sa isang vlogger sa Australia. Ang ginagawa naman niya ay skateboard. So, yung grip tape, okay nga siya. So, maraming salamat Sir Cedric Sanchez sa panonood mula sa umpisa hanggang ngayon. Kay Sir Carlo Mamurik, napapa natin yung iba. Kay Sir Francis Lucilo. Kay Helvin Jose. Okay, maraming salamat po sa mga nanood. At lang, keep on watching videos, keep safe, and God bless everyone. Bye-bye.